Spirit. Ayan daw si ano, yung lucky charm daw ng exe, di ba? Si Abeng Mampusti. Sa game 1 daw, yola na. O guys, try nyo na yan. So, ayan. Hello sa inyong lahat. Magandang-magandang hapon. No? And last match ng OB niyo, no? Ngayon kasi, kumuha na sila dito ng lead ng hard carry talaga, which is si Spectre. Unlike nung last series nila with TNC, pinilit nila yung Nature's Prophet for 3 games. Diba? And alam natin, kilala natin yung OB niyo na pinapagamit kasi yun kay Skem. Pero last series, si Natsumi yung gumamit ng Nature's Prophet. So, hindi naging ganun kaganda yung result. And I think OB niyo will go for a lineup dito na mas madaling i-execute. And I think this will be a mid lane Sand King, no? Ginamit na din ni Japo yan last time. Talaga? Against TNC so, din. Oo, yung Beastmaster yata yung naging katapat. I see. Pero I'm surprised na ban out pa rin si Beastmaster despite na nawala na yung bonus damage sa kanyang wild access, no? Pero tingnan natin ang execution naman dito. As you can see, they banned out itong Puck and together with the Nature's Prophet, which is, yun ang nasabi mo kanina, na parating pinipick out talaga na Neon kapag naka-open. Kasi yes, maybe one of the comfort heroes ng OV Neon, talagang Nature's Prophet, we've seen it perform really well, especially during the Major. So, I think it's a really good ban. And so far, so good naman for execution. Nandun yung comfort heroes ni BDC, which is the Earth Spirit. Ganun din naman for RR with this Oracle. And Nico, na parati nating nakita na parating Centaur din yung kanyang ginagamit. And the Centaur, ngayon, metang-meta din tong offlane na to. Hindi siya nawawala kapag naka-open talaga. Yes, so, and yan, tingnan natin. I think na-ban out din yung Beastmaster kasi hindi din nag... though naka... Sa pagkakalala ko, naka-first blood si Japoy ng Sand King niya dun sa Beastmaster. Pero after nun, hindi na naging ganun kaganda yung laning niya. Nun, parang na-own siya nung Beastmaster. So, I think that's one of the reason why na-ban din dito yung Beastmaster. So, tingnan natin. Medusa din. Binan out din ng OB Neon dito. Because one, isa din yan sa mga ano eh, sa mga comfort heroes ni ano ni Yowei. Kahit mid lane na si Yowei, pwede naman din kasi i-mid yung ano yung Medusa. Oo. Yep. Ayan, shout out kay Dayanara Torres ha. Nandito lang sa gilid ko, sasakalin kita eh. pwede daw magpa-shout out dun sa Abeng crush niya ni Aki. Ay. Jusera. Jusera ang Froglet. Ayan, so execution, last pick nila dito will be Raid King and OB Neon naman with this Strength Protector. So, ano to? Okay, offlane ba? Offlane Strength ba to? Tama ba? Parang ganun na nga ata. Or ang mangyayari, so parang ulit? Ang kanilang offlane? What do you think about that? Kasi know. Si Janwell, I think Trend Protector yung ano eh, yung offlane yata nila, malasab yata yung gustong dito muna. Yung gagawin ng Neon Esports. Mm-hmm. And then there you go, Sun King ni Japoy and Spectre ni Natsumi. So tignan natin guys, this is the game 1 of this best of 3 series for DPC Southeast Asia Season 2 Upper Division. So guys, habol na kayo ha. Open pa yung markets ng game 1. Pwede pa kayong tumaya since nakita nyo na yung draft natin. Maa-adjust nyo pa yan. Oo. Offlane Spectre yes daw? Hindi ata. Kasi ano, bago na yung ano nila. Bago na din yung ano, yung in-game name ni Skem. Hindi na din siya yung Devil _ 2000. Siya na po si CTM. Can't touch me. Nagulat ako eh. Ba't alam mo yung ano? Meaning can't touch me. Rinig-rinig lang natin. Oo. CTM na. Ayan. Kasi nakita ko din sa ano, nakita ko din sa Steam ni ano ni Skem, yun na yung pangalan niya. So, ayan, tignan natin. Guys, we're going into that game anytime soon. So, habang wala pang ganap, no, shoutout muna sa inyong lahat dyan. Kay Help Rose Galanida, kay Mommy Helenita, hello. Kay Patrick Lee M. Ferrer daw.
Ayan, kay Nash Francisco, kay Don Andrew Miguel. Ayan, and of course, sa team YouTube din natin. Teka, open ko lang yung ano. Yup, ayan. Huwag nyo kalimutan i-share yung ating live stream. Uy. Mm-hmm. Yuck. Nagkakaano nga na dito. Hinik mo daw. Oh, kasi hinik daw ni Natsumi si Nico. Kasi itong si Nico tsaka si Japoy, dati itong magkasama sa ano eh. Sa NCGC. Taga Davao din si Nico. Ah, okay. Alam ko, Jensen nata. So, medyo malayo, pero still playing with the same team. Parang nag-bootcamp din sila dati, sila ni Japoy. So, ayun. Ay, medyo mahina yung in-game sounds natin po, Direk. Ayan. Good luck sa, no, no, sa both teams natin. And of course, alam naman natin na parehong malupit na teams. So, dalawang Pinoy team din. So, I think para sa akin, kahit sinong manalo dito sa dalawang teams na to, okay na. Yan, pero syempre opinion kailangan nilang ano eh, kailangan nilang bumawi ng sa mga games nila ngayon. And I think ang next series ng opinion ay Omega na yung makakalaban nila. And then for Execration, T1 naman sa May 8 pa yan. Medyo matagal-tagal pa naman. Yapi. Tama ka diyan, Ate Maki, pero yo, dito Aro, hindi naman tatama. So, deny niya. Na alam niya madede-word din eh, eventually. So, ayo patch para sa kanyang Sand King, no? Sand King mid. Sabi mo nga Ate Aki, ginamit ito ni Japoy the last time na meron silang naging kalaban. And tingnan natin dito kung mag-workout nga ba. Oo. Yung lineup dito ng Neon Esports. So far, gustong-gusto ko yung lineup na Neon Esports dito. Parang ano sila eh. Parang yung lineup nila dito would be like OG style na Spectre ni Ana, and then poprotektahan lang nila si Ana, and Ana ang uubos ng lahat ng kalaban later on. So, tingnan natin. Protect one. Yeah, puro taga-heal din, 'di ba? Trend Protector and Warlock. So, mamaya yung sustain ng Spectre dito, if ever madrag man ng Obinion yung game hanggang late game, 'di ba? Possible din. Pero kasi ang threat dito for Obinion is Raid King din kasi yung pwede nilang makalaban dito na may Oracle. And we do know na Raid King late game, parehong late game ano eh, hero to eh. Mm-mm. What's good about Neon Esports naman, they do have this Spectre na kayang-kayang patayin yung backline. So, pwedeng-pwede niyang unahin si RR later on para walang tagaligtas sa mga heroes dito na Execration. And, yun nga, feeling ko makakapag-free farm din na maayos yung Spectre on bottom lane given that they do have this Warlock na basically tamang tagahil lang talaga sa laning. So, for sure, magiging passive lang muna yung magiging game natin unless dito for Execration, BDC gumalaw sa mapa since siya yung may pinakamalikot na hero on this game. Oo, mamamatay yata to. Oops. Mm-hmm. Alam niya na eh. Alam niya na mamamatay din siya dun eh. But, muntik na yun. Muntik-muntika na yun for Obinion. Ayan. Si Scam daw ba yung trend? Yes po. Offlane trend protector po ang gagawin ng OB Neon dito. So, let's expect a long game dahil dalawang late game pa natin mararamdaman. Spectre and Raid King. Shoutout kay Dayan. No? Chine-cheer niya si Yowie. Ay, bakit mo po tine-cheer si Yowie? Yowie versus Japoy pa na ito. Parang Dayan. Andito lang siya eh. Yowie versus Japoy, parang Aki versus Dayan lang. Eh! Hoy! Hindi, syempre, close lang si kami niya ni Yowie. Oo. Ah. Tapos close si Dayan tsaka si ano, Japoy. Ewan ko kung close sila. Ibig mo sabihin. Diba carry si Scam? Bakit offlane na? Nung Singapore Major, nag-carry si Scam kasi hindi nakasama nun si Natsumi. Pero offlane and 4 talaga siya. Nagpapalitan sila ni Playhard. But I think for good na yata na offlane si Scam, no? Kasi yung mga past games sila nag-offlane na din si Scam. Oo. Ito yung maganda for Neon Esports eh. Maguguluhan ka talaga sa kanila kasi you will never know kung kailan sila magpapalit ng
roles. Like, for example, one day, si Playhard yung offlane and then the next day, magugulat na lang tayo, ay, bakit si Scam na ang nag-offlane? So, yun yung intriguing at isa sa mga nagiging advantage ng Neon Esports from other teams. Pero teka lang ha, medyo nakaharas dito itong si Palos Leap from Playhard. And, alam ng first blood nun. Tignan natin guys ha, normalin RR. Uy, ayun na. Oh, nakapag- Pero yun na nga guy. First blood, mga kaibigan. PNX bet po, gamitin na kaming code LuponWXC at kung meron kayong mga katanungan, mag-PM lang po sa Kuya Nick's page. Pero kamuntikan pa si RR doon na Ate Maki. Nakapag-solve siya eh, so hindi pumasok yung isang ano, yung humabol na isang right click from Playhard. Pero tingnan natin on the bottom lane naman na medyo ano din dito ah, yung Centaur. Hindi din siya makalane. So, tama nga yung sinabi mo kay AJ, no, na magiging free farm si Natsumi dito, yung kanyang Spectre. Though may kill potential kasi naman itong Centaur and Earth Spirit. Pero I think sa Warlock lang yun eh, diba? May pang out naman dito si Natsumi. So, if ever makakapatay sila, Warlock lang ang tingin ko na kayang patayin. And Sun King, tingnan natin dito. Hindi niya din ganun nahaharas yung Death Prophet with that caustic finale. Kasi alam natin, mga melee heroes, malakas yung ano eh, yung Sun King na caustic finale build, diba? At saka, maganda din kasi yung nagiging positioning ng Warlock eh. Alam niya na, mga haras lang siya kapag alam niya, nakikita niya lumalapit yung kanyang kalaban. Kapag hindi naman lumalapit, parang, okay, I'm just here at the back of Natsumi. As long as nasi-secure yung farm ng Spectre, then all is good dito sa side ng Neon Esports, that's for sure. Kasi yun naman talaga yung, ano nila eh, protektahan lang talaga si Natsumi makapag-farm ng maigi, and they know na kapag Spectre kasi tumaba, hanggang late game na yun eh. Yes. Hindi na nila ganun mapipigilan. Pero mukhang pa-blade mail na yata si Natsumi. Lalo mabuboost yung kanyang farm dito. Ang aga nun ah. I'm not really sure, pero parang pa-blade mail na yata. Yeah, si Reiki naman, hirap. Ang lakas ng base damage kasi ng Trend Protector. As you can see, 102 plus 20 pa na meron pang face boots right now na sobrang bilis tumakbo. Plus Leech Seed din yung aggressive type etong si of course offlane na Trend Protector eh, so yappy. And then meron pa kasing pang setup ng ano eh, ng arrow, di ba, if ever man na mas low yung target nila dito, so yeah, ano lang nila ng arrow dito. Pero stamp kagamitin Nico, naka fatal bonds din siya. Uy, patay ata to. Patay pa rin, yun ang napakaganda. Yapi. Ganda ng mga rotation. Yapi. Ganda ng mga rotation niya no ni Playhard just in time na kasi pwede pa mabuhay sana yung ano yun, yung Centaur noon eh. Oo. And at saka maganda doon hindi nagtipid etong si Mirana sa kanyang leap. Saka let's say na hindi tumama yung arrow, pero ang nangyari naman is napabalik niya itong Centaur sa daanan niya para hindi tamaan ng arrow. Naku, si Palos medyo naipit siya dito. Hindi ka pwede makipag-normalan sa Trend Protector, Palos. Ayan, Palos, siya, nahirap kaya, siya. Oo, kala niya kaya na makipag-replican. Yappy. So, tingnan natin, so far, so good for Neon Esports. As you can see, all of their three cores ay lumalamang sa lane. Ito na nga yung ating yung net worth. So, unang-una dyan yung Sun King ni Japoy Summit. Kasi parang bigayan lang din sila nung nung Death Prophet. Hindi din naman madaling mapapatay ni Sun King yung isang Death Prophet. Kasi pwede lang niyang Spirit Siphon just to sustain himself. And, si Death Prophet naman, hindi rin ganun kataas yung kanyang kill potential. So talagang parang nagbigayan lang yung Sun King and Death Prophet. That's why halos same lang sila ng network dito. Pero... Uy, arrow! Sinalo ni BDC! Ako, BDC delikado dito mga kaibigan. Pero Yoeng's here with the exorcism. Pero Nico dito, nabuhay pa CML. I mean, CTM. Si Scam.
Nalito ako. Ayan, si CTM ay mabuhay. Si Trent, CTM na kasi yung kanyang pangalan ngayon. Yabi. And Japoy dito, pero hindi ba natin nararamdaman? Oo, yung usual Japoy. Ano na? Dagger may na, dagger sobrang na aga, diba? 8 minutes may dagger na. So, pwede niyang ibigay itong mid lane sa ibang heroes ng Neon Esports dito. And then, iikot na itong Sand King na to. At saka, maganda yung rotation dito ni Skem, no? Kasi as you can see, napakaaga niya nga lumipat dito sa bottom lane. And then, lumipat na ata si Spectre on top lane kasi nabasag na kagad ni Skem yung top lane. So, meaning, makakapag-free farm talaga yung Spectre. Meanwhile naman, Nico dito, taghirap muna. And then, as you can see, sobrang aga ng Blink Dagger ng Sand King. So, pwede silang pumatay dito kay Nico. Especially, Nico right now is sitting with half HP. So, solo smoke, but kapag nag-barrow strike matic, there's gonna be the follow-up arrow naman from Mirana for sure. Yappy. And tingnan natin dito na mukhang maghahanap ang OB Neon ng kills. Andito na din si Japoy on the bottom lane eh. So if ever maispatan nila yung hero sa execution dito, pwedeng-pwede nilang i-go. And maganda pa dito is nakakuha din ng level si ano, si Playhard, since hindi na din naman magle-lane itong si Japoy sa mid lane, di ba? Kailangan niya nang gamitin yung skills niya dito, and naglagay na din siya ng epicenter. Mm-hmm. Pero yung pag-rotate ni Japoy, mukhang nadedeling na kahit pa paano. Ah. Kasi parang isang minuto na siya naging idol. Pero eto, pwede kinakasa na ata yung epicenter. And the barrel strike, plus! Come on, ginamit na. And that overgrowth. Sakit! Their lives, mga best ups. And Duman down, Yopage with that double kill again. So, sobrang sulit ng si yung sana yun eh. Pumutok yung caustic finale dito nung ano, Sun King, and the good rotation from the mid laner ng OB Neon dito. So, more space para kay Natsumi. Diba? Ito yung maganda kasi free farm yung Spectre, but on the other side naman, itong si Palos, yung kanyang raking is same scenario lang din. Hindi naman din ganong kalakihan yung lead netong Spectre. Oops. Pero ito yung downside ng mga Earthblade. Teka lang, tingnan natin. Yowe. Ayan. Trinay lang naman. Pero as I was saying dito, Ate Aki, BDC mo shadow, wala siyang nagawa on early game kasi wala din talaga siyang magagank eh. Every angle you look at, parang kapag gumak ng isang Earthly Shop, may mamamatay. Pero tingnan natin, yun olem na and yun, may mamamatay kagad. He's at arrow and hindi kailangan tumakbo. Rolling boulder out and he's gonna be successful. Pero what a combo by OB Neon, and now they can maybe take down Tier 1 tower. Push! Ay, pasal ito. Ay, may dalawang doon. Pumasok sa likod. What yun long? Grabe nga si Japoy doon. Oops, di pa tapos si Skem. Ay, saka rin ba dito si RR? Oh my God! Masakar ang ginagawa ng Neon Esports dito sa game number 1. And John, well naman dito. Diba, sobrang agang gumalaw ng OB Neon dito. 11 minutes into the game, nakuha na nila yung mid lane tier 1 tower, which is maganda kasi we are expecting yung Death Prophet na siya yung makakauna sana with the objectives. Diba? Pero 11, almost 12 minutes into the game, wala pa rin nakukuhang kills ang execution dito. TPs after TPs, tignan natin, gagamitan ng MLS. Okay, Palos, mapapabout yung kanyang reincarnation. Silence on to 2. And let's see, mamamatay si Natsumi dito. Mukhang dadamay pa si Playhard. Sama daw sa Dreams. Ayan. Hello, Tita KJ. Wala ata si Tita KJ natin na ano yata siya, na disconnect yata. Pero going back to the game, no, that's the first 2 kills makuha ng execution, at sasamo pa nga si Johnwell. So medyo even out lang yung nangyayari for the both teams. Nakuha rin sila ng tier 1 tower on the top lane. Pero tignan natin dito, kinakasan na yung epicenter. Borrowed strike onto Nico. Tignan natin, mapapatay ba Hulstam gagamitin. But still, I think this will be a dead Centaur Warrunner, and the borrowed strike will finish him off. Oo, grabe naman. Si Yopage dominating streak.
tahimik daw sa simula eh, no? Diba? Hindi yun yung classic na Japoy na alam natin na kapagdating niya ng level 6, umiikot na. Pero sobrang sulit naman yung ginawa ng Sun King doon. Kasi sinecure niya muna yung dagger niya. Ayan, rr.vicenzo. Sino daw ang coach ng Execration? I'm not really sure kung si Kimo pa rin ba? Or si Coach Abeng? Ayan, teka lang guys, nagkaroon yata, na-disconnect yata si KJ. So ako muna. Nandisi si KJ. Ayan, so tingnan natin, naku, rolling boulder, hindi na tama dito. Yup, kayo pa. In a very bad position, mukhang mamamatay yata yung Sun King dito, pero mabubuhay pa. Spectre Hunt, gagamitin nga rin dito, and that Sun King will fall down. CTM dito sa gilid. Will it be enough? And yes, it will. Grabe naman double kill na makuha dito ng Spectre, pero Golem ibinaba na nga. And Yowe hahabulin dito itong Spectre and he will get a double kill. Pwede pang kumuha dito ng objective after this, pero Yowe sinisipsipan dito si Playhard and walang makukuhang trade-off ang Ubini yun doon. It's just dalawang support, pero ang goods doon for Execration is dalawang core yung makukuha nila. Ayan. Ah, okay. Analyst daw si ano. Analyst daw si Abeng. Naririnig mo na ako? Ayan. Thank you, Lord. Nakakarinig na ako. Okay, sorry. Ayan, nawalan kami ng internet dito. Banda. Ayan. What's up? What happened? Ba't naman tayong epicenter? Pero epicenter, enemy the arrow once again. Nico dito, delikado. Pero Yowe will fall. Nico, moves down. One scam, pero tingnan natin mabubuhay nga ba yung Pashito. Cooldown na yung kanyang Baro Strike. And tatamaan dito si Nico and Freeman OG. Mga kaibigan, pero still wala pa rin namamatay for Execration. And Execration dito, I think they are safe. Pero hindi. Gusto pa ni BDC, pero BDC dito kinain yung Arrow together with the Baro Strike. And John, well, napakagandang first kill right there. Oops. Tamang out lang. Daming naibigay doon ah, pero hindi pa rin sila, hindi pa rin nakuha ng kill itong Execration, pero on the other side, mapapatay naman nila yung Death Prophet. Hiningal daw si Aki. Oo nga eh, dami kasing ganap eh, no? Ayan, nawalan daw ng net sila KJ doon sa kabilang room. So yung mga nagtataka dyan, no, ganito muna yung jutsu namin dito sa Kuya Nick page. Ayan. Online casting muna kami for the safety of everyone, pero try pa rin natin na ibigay ang solid na casting and broadcast coverage dito sa Quenic page. Yes. Ayan. Thank you so much. Pero araw dito, just na... Uy, Nico! Ba't nakatayo lang si Nico dyan? Nagpapabait lang. Nabini si Gumulong pero walang tatamaan, mga kaibigan. Okay. May stampede din. Tamang out na lang muna for Execration. Pero they are trying their best to destroy this middle lane. Natal Bonds ginamit na pero stampede. Gagamitan na silence si Yopach, mga kaibigan. Nico with the hook stop. Kaibad na patayin si Yopach, mga kaibigan. There you go. Yopach will fall. Pero tinamaan ang dalawang Feature Hammer dito. Yung dalawang heroes ng Execration. Pero there's no follow-up. And tamang out na. Execration. Yappy. Yaman pala siya. And ang maganda dito for Execration is nagagawa nila yung dapat nilang gawin, di ba? Yung every time na meron silang Exorcism and Stampede, eh, nakakakuha din sila ng objective. So, as we can see dito sa mapa natin, no, Tier 1 Towers, all down para sa Ubini yun. So, Nico, maispatan dito ni Natsumi. Mm-hmm. Ang kunat daw ng ulo niya, no? Ang kunad daw ng ulo ni Centaur. Ni Nico. Ayan. Oo. Nagulat nga ako, nakatayo lang siya sa gilid eh. Nagpapabait lang talaga siya kasi he knows na sobrang kunat niya at probably hindi ako mapapatay neto kasi meron akong vanguard, meron akong hood. And as you can see, Nico dito napakayaman din, malapit na sa kanyang blink dagger and I think that should be enough para magkaroon ng decent initiation yung side ng Execration aside from BDC. And Yowe dito, yun mga magandang farm, maganda naman yung farm nung Raid King. Nakakalamang siya nung bahagya from the Spectre since sumasama-sama din kasi si ano eh, sumasama-sama si Natsumi every time na merong hunt. Yep. Tama ka dyan. Pero I think Blink Dagger secured by Nico. So maybe, probably, pwede pang mag-smoke yung Execration, get some good kill. Pero yung na-DC ako, bigla akong nagulat, nakabawi yung Execration eh, no?
Kasi kanina, no, natatadaan ko nung na-DC ako, wala pang score yung execration. Pero siguro, ayan, napaganda pa nga yung pag-stay ng execration sa may middle lane. Pero Nico, oh, with the big dagger reveal, kaso walang tinamaan. Pero tingnan natin, Warrow Strike, Arrow will connect. Pero yun na nga, sabi natin, napakakunat ng Centaur. And there is gonna be Oracle at the back. Parang ano na ata ito eh. 10 taong Samgyupsal na to eh. Sobrang kunat nung ano, nung baka. Pero buti hindi siya namatay din dun eh, kasi mali yung initiation niya. Pero 4-man smoke from OB Neon. Hunt is available, MLS gagamitin din. Pero mukhang handang lumaban ang execution. Oops, okay. Palos! Reincarnation. Magagamit ng mga kaibigan, Karo Delicado. Ito si Playhard. Playhard? Napagandang ugolem sa apat mga kaibigan. Plus the OG. Pero tingnan natin, Hunt will be used. Sino mo na mamamatay BDC? Delicado gumulong paalis. Pero Palos dito, naka-ultimate ni RR. Pero Yowel, mabubuhay ba? Nakapag-use Scepter pa. Pero Yowel low on HP will fall. 2-man down for execution. Pero Nico, he wants to kill Scam. Pero Nico, nagkamali na naman siya ng blink in. And Hoof Stomp on the 2. And Nico, pinagtulungan ng apat. Walang makunan sa marami. It's Nico. Kaibigang Nico. Against the world. Oo nga. And medyo hindi maganda yung engagement na yun for execration since tatlo. Yung namatay and also nagamit din yung mga ultimates nila, yung exorcism and also yung false promise. And that will open up itong Roshan for the taking para sa OB Neon. 22 seconds for the Centaur War Runner and 12 seconds naman para sa Death Prophet. Enough ba tong time na yun para ma-contest nila tong Roshan na to? Or... sapat na sapat yung free Roshan pa. Tsaka wala din kasi silang Centaur eh. I mean, walang mag-initiate ng fight. At yun na nga, it's just so happened that naunahan talaga si Palos right there. As you can see, bigla na namatay si Palos and then execration, hindi pa nilang kaya sumabay sa sobrang dami na disable ng Neon Esports. So I think kailangan nila lang ng BKB, especially si Yowe on this game to be able to fight up against sa heroes ng execration. Sakit na ng Fatal Bonds eh. Ang ganda ng Golem, yun Fatal nga. Bonds sa apat. Wala na, nagkagulo-gulo na yung mga itek. Yeah, and ang maganda pa doon, yung DPS sobrang sakit eh, diba? Yung Sandstorm, yung... Trend Protector and also yung Fatal Bonds. Yung DPS talaga yung magiging kalaban ng execration dito. Pero Chapoy pumapwesto dito on the backlines. And tsaka meron siyang Arcane rune. Pwede nilang sulitin. So maybe find the right target. Pero Yopach. Ooh! The arrow! Connects on Nico. Pero Nico dito kailangan niyang mag-back out muna. Saglit. Grabe naman yung timing nun. Pino-force out lang din nila yung ano eh. Pina-force out nila yung execration na mag-react dito, which is good kasi yung Spectre, di ba, nakakapag-farm ng nakakapag-farm din, and execration, mapipilitan talaga silang gumalaw din every time na makita nila na may movement from OB Neon. Tama ka dyan, Ate mo Aki. Pero first 15 kills, nakuha na pala ng Neon Esports, mga kaibigan. So, no doubt, dahil nga nakita natin kanina yung score ng Neon din, sobrang laki ng lamang eh. Pero tingnan natin kung anong gagawin nila. They do have all the skills they need to go for smoke. Meron silang Aegis. So, pwedeng-pwedeng lumaban yung Neon Esports, mga besi. Guys, iba si CML. Si CML, siya yung sa Omega. Si CTMC, Scam Berlue. Ibig sabihin ng CTM niya, can't touch me. Touch me. Kahit ako naguluhan ako kanina eh. Si ML din nasabi ko eh. Well, si ML mo nga kasi. Medyo similar kasi, guys. Yes. Oo, puro mga Davao City Pride daw pala to. Nico, Japoy, Playhard, and KJ. Yes. Si Lingan. Davao City represent. Yup. So, eto na naman, ang epicenter is available for OB Neon. Gagalaw na naman sila. And also, Hunt is available. Pero, tignan natin, meron ding exorcism, may Stampede, and may false promise din. D-Parts lalagay nga dito ng OB Neon. Pero, wala silang maispatan dito sa may tri-camp ng execration. Oh.
So si Palos dito, kailangan niya mag-ingat kasi katulad ng kanina, once naunahan na itong si Palos, matik, sunod-sunod na yung kamatayan na execration. Kasi alam mo naman, they will try their best na isave talaga yung kanilang carry katulad na nangyari kanina nung last fight. Pero so far, continues pa rin naman yung farming. Only Palos lang yung mayaman for execration. Pero as you can see, Goldie is not, wala naman masyadong lamang. One key pa lang, hindi pa yan ganun ka, ano, ka-remarkable. So, pwede pang mabawi na execration yan, lalo na kapag nakapag-farm pa ng nakapag-farm itong si Palos. Oh, no. Kaso Nico? Tingnan natin. 2 months silence, mga kaibigan. Let's stop it. Ginamit na nagulungan sa Yopage and Natsumi dito. Meron siya Aegis of the Immortal, but he is able to go out. And tingnan natin kung lalaban pa ba sila BDC gumulong. Palos is here as well. Sino nga ba yung makukuha nila? John Will dito. Naglalakad, really? Pero it's gonna be player yung tatamaan ng stun. Pero BDC, masyadong matakap pang nagulong out pa nga. And, uy, Palos? Lalaban pa sila, mga kaibigan. Even though Aegis of the Immortal, yung team Neon Esports. Lalaban? Babawi? Okay. Lalaban? Babawi. Ito na, na-pwesto din itong execration. So, goes to show na they are ready to fight at sabayan yung ginagawa ng OB Neon. Pero balik farm muna tayo, no? Almost 25 minutes into the game. Ano na bang mga item natin? Line Protector, going for BKB. And Oracle naman with the Blink Dagger. So kahit good item para kay RR, no? So para hindi din siya maagang makita on the backline. Kasi for sure, siya yung ano eh, siya yung uunahin eh. Ang daming pampunta ng backlines ng OB Neon dito. Sun King na may Dagger, di ba may Mirana, Inspector, pero F7 ginamit na nga rin dito kay Palos. Walang damage, pero tingnan natin dito, napakagandang dodge by Natsumi with that Mata style. Pero ginamit niya sa sarili yung kanyang false promise, mga kaibigan. Nandito na si Yoweh, pero here comes the golem on to 3, mga kaibigan. RR will fall. Yoweh, meron siya BKB. Yoweh wants to bring down Spectre at the back, pero meron patang Aegis of the Immortal yan. Wala na pala, and Yoweh gets the kill. That is a good kill. At eto na si BDC, kumula na tamahan si Mirana and Mirana. Mamamatay dito. Naku, napakagandang gulong. But where is the boss? BDC. Pero hindi na kailangan. Na pero nandito na din. Si Yopage. Pero wala na siyang magagawa doon. Nico with the stun. Cream and out for Neon Esports. And that kills after to cancel out TP of Yopage. And mamamatay din nata to. Okay, nakapag-borrow strike pa. But doesn't matter. He will still fall. At ayun na, mga kaibigan. Slowly but surely, no, nakakahabol yung execution dito. Good job. And sumasama pa kasi si ano eh, sumasama si Palo, so merong additional damage for execration, di ba? Hindi din nila siguro in-expect na gano'n kaga sasama yung Reiki. Pero ito yung ating instant replay. So false promise ni RR na gamit niya dun sa sarili niya, but still, panalo pa rin kasi sila dito sa clash na to, KJ. Ang kukunat, yung Fatal Bands walang pakialam eh. Kahit na golem silang tatlo, tapos Yoweh dito, meron na siyang BKB, and alam niya, wala ng Aegis of the Immortal si Natsumi. So, ang ganda ng focus fire ni Yoweh on that fight. Ako, X si Ata to at charot lang. Pero sobrang aga pa. Haters daw. Sobrang aga pa sabihin, Mami mo Aki. Yes. Kasi, ang leading din yung Spectre. Siguro na, it happened na nauna lang talaga namatay si Yopage during that team fight. So, wala silang pang-pigil sa kung ano man yung gagawin na execution. Kulang sila sa disable, di ba? Kasi naka-Yopage din kasi yung ano yung AOE stun nila, yung Borrowed Strike. Mm-hmm. Pang-follow-up na lang yung OG dito, tapos may arrow. Tsaka nandun din kasi si RR eh, nung attempt ni Yopage. Nag-fade sinik lang si RR, wala nang damage yung epicenter ni Yopage, di ba? So, gusto-gusto ko yung positioning dito ng isang Oracle. Shoutout kay Dayan, na nanggugulo sa chat. Ayan, nireplyan lang natin si Tita Dayan. Makulit eh. Ano nireply mo? Lang natin yung kulit. Ala, jowa na pala sila. Kaya pala nung na, yes, ano kami, nag-vlog kami ng ano, tutropahin o jojowain. Sabi niya, jowable daw si Yopage.
Ay, Jomol! May part po pa kasi yung vlog namin. Kaya pala. Okay. Anyway, so medyo basic mo na yung game natin. Pero Epicenter is available and Smoke gagamitin nga din dito ng OB Neon. Reincarnation is still up para kay Palos. Pero may idea ba ang execution sa gagawin ng OB Neon dito? Okay. Read that woman, hoops na! Pero nandito na naman yung golem to counter-initiate. Pero oh, no, player data mamamatay, player beautiful. Wala siyang buyback mga kaibigan Palos dito. Slow motion muna. Because of Janvel's skill. Wala nang BKB. Oops, wala nang BKB. Pero Exorcism still up. So, anong gagawin na execration dito? Wala pang Roshan. Pero feeling ko kapag nawala yung Exo dito, pwedeng labanan ng Neon Esports, ha? Wala din itong BKB. Yabby. And ito na nga, Blade Nail gagamitin ni Natsumi dito. Sitting at level 20. Itong Spectre, pero masustan siya dito. Slow. On to this Raid King, Yowe, tamang silence lang din dito sa gilid, pero maispatan siya. Spectral Dagger gagamitin, they're going to chase. On to this Dead Prophet and Borrowed Strike. Wala lang tamang. Oh, stop ko dito. Wala tatamaan, pero Palos dito reincarnation. Magagamit na Nico dito, Falling Low. Mamamatay nga ba, napakakunat. Pero Nico, wala na siyang stampin. Mamamatay nga ba si Nico? Yes, sir. Nico with the call. Yowe naman, isusunod. Wala siyang BKB, mga kaibigan ni Yannick. Yannick, kuya mong Yopage. Niyanig sa panig nga. Piling ko, Mami Aki, sobrang pilit nun ni. Eh. Wala silang BKB, pawala na din yung EXO, but they still want to fight. Sana nag-out na lang din sila dun. So, let's see. Dalawa ang mamatay dito sa side ng Execration, the Centaur War Runner, and that Death Prophet na wala ding Exorcism. So, I think bigay na lang din to, itong Tier 2 Tower na to. Dire's Middle Tower has fallen. Yep. So, nakabawi yung Neon Esports with that engagement. I think for pero, the next clash, ganun yung pwedeng gawin ng OB Neon, no? Just survive yung mga BKBs and yung Exorcism, diba? Pwede kasi hindi sila yung mag-initiate, eh. Pwede nilang isave yung mga skills nila dito kapag wala ng skills yung execution. Kasi at some point, kailangan nilang gamitin yung Exorcism, eh. Oops, so, we can expect play hard? Ang mag-initiate ang exe dito. Okay, tingnan natin, mahuli ata sa play hard. Yabby, wala na siyang deep. Pero available yung rush to take by execration. 40 seconds for Mirana. Pero for sure, Neon Esports dito, hindi nila basta-basta ang ibibigay yung Roshan. Yeah. Oop. 18:40 ng score natin, guys. 30 minutes into the game and we're slowly entering the late game phase. So, Palos dito, sinisimulan na nga din itong Roshan, pero maispatan sila ng OB Neon dito with this Spectral Dagger. Inamit na nga rin yung Exorcism ni Yowe. Natin kung makakalaban ba ang OB Neon dito. Pero nag-stop it na. Okay, BDC dito, minag-initiation, pero that magnetize mga besi, BDC, mamatay, 1v1 yung naging trade, meanwhile naman Natsumi dito, he tries to bring down RR, pero RR dito, naka-false promise sa sarili, kaso si Yowe dito, low on HP, mabibigyan din, masyado siya malayo sa kanya mga kasama, meanwhile naman si Palos dito, he is trapped, and again, yung Magio with that epicenter and borrow strike, execution, we lose two heroes, plus the Roshan objective. Yeah, but yung sinasabi ko na diba, pwedeng i-save lang talaga ng OB Neon yung mga skills nila, lalo na yung Epicenter, yung OG. Sobrang ganda nung magiging combo nila, plus yung Golem pa. Kahit hindi sila yung mauna eh. And yun na yung nangyari dito, tapos na yung Exorcism, wala na sila mga BKB. Tapos tinapos eh. Oo. Yung Roshan muna, no, bago umakyat, siguro. Kasi sobrang lalayo din ng kakampi eh. Tingnan mo si RR dito, napu-force out siyang... ang ganda ng ginagawa ni Natsumi on this game kasi napu-force out niya na mag-false promise sa sarili false si RR. Promise. So, RR may dito, hindi niya na nililigtas sa kasama eh. Yabby. So, yun lang, nabigay pa nga itong Aegis sa side ng OB Neon. Uy, naku, ito na naman Barrel Strike. BDC? That's the arrow connection. Pero thanks to RR with the Fate Sedic plus the Glimmer Cape for sure. Pero Nico, Natsumi na naman dito.
ganda, napakagandang vlog. By that Manta style, pero dito si Yo Punch, pero nasilent si Yo Punch mga kaibigan. Yo Punch natakbo, may glimmer cape, magnetized will be there, and will be used, pero Yowie dito nagamit na lahat ng kanyang Spirit Siphon, super duper slow. Johnwell dito, napakaganda ng kanyang third skill right there. Hindi yata mabubuhay si Yowie, gumagapang yung hero niya, mami mo aki. Grabe din kasi yung slow nung ano eh, nung warlock. Napash! Sobrang bullshit. Walang false promise to ha. Pwedeng pa nilang ikaw ang lakoy on the backline. Pero play hard, sumobra ata siya at nag-leap in, trying to bring down or pero Yowie dito na force out siyang mag-buyback mga kaibigan. Still 9k gold lead for Neon Esports and it's time to go back muna. Yes. And tignan natin. Also kanina na gusto ko i-point out dun sa rush fight natin. Pero yung replay muna natin dito no na tumalon din itong si Nico eh. Pero ang sakit na nung spec eh. Pag mapapansin mo, grabe din yung mga bitaw ng skills ni Johnwell, yung warlock. Ayun, si play hard doon ng trip lang din sa ano, sa gitna pero overgrowth, pero walang follow up, but still epicenter na ihabol pa nga din dito. But ganda rin ng kill na yun eh to Yowie. Tas snap na force pa nilang mag-buyback. Ang tawag daw doon force promise. Editing. Grabe kasi din si ano yung Natsumi sa mga Manta dodge niya. Every time na pumapasok si Nico, napapansin ko talaga Natsumi na dodge out niya yung hoop stomp ni Centaur eh. And at the same time, Johnwell dito with a really good positioning all the time. Yes. Parating maganda yung kanyang niya, mga diba? Golems. And that slow, of course. Ang ganda ng ginagawa ni Johnwell. Every time na nag-initiate yung execration, parating magaganda yung golem kasi dikit-dikit parate yung execration. Pasugod sila parate. Oo, lalo na yung dun sa Roshan, diba? Dun niya binagsak dun sa may hagdan eh. Yung pataas pa lang yung execration. And I think medyo wrong move lang yon, wrong call I think for execration kasi ang baba na lang ng buhay ng Roshan dun eh. Pero tignan natin, Han, gagamitin nga din dito. They're going for chase. On to Palos, may reincarnation to pero may Stampede available. Oh, Natsumi ito, umamit na din ang Haunt. Pero Palos dito, maganda yung kanya na cool hands. Can be Johnwell falling down. Pero RR naman on the other side with Paul. Pero si Yowie dito, kinombo ni Yopage. Pero Yowie being controlled by the OG. Pero he is able to use his Yung Scepter. Pero tingnan natin, BDC will fall. Yopage naman dito, nakapag-force up, nakapag-barrow strike out. Meanwhile naman, Yowie dito with the Exorcism. Wala na siya Spirit Siphon. Na-bash. Surrounded by three heroes. He'll fall. Walang buyback. And Dieback pa si Yowie doon. Pwede nang ano, pwede nang ituloy to ng OB niyon. Mid na. May tier 1 pa kasi dito sa bottom lane eh. Pwede na silang pumunta pero ito muna yung ating instant replay no. Hunt ginamit nga din. Johnwell will be the first one to fall down. Pero hindi ininda yun ng OB niyon. Ang gandang epicenter din dito. Though nakapag-BKB si Yowie. Pero yung OG kasi, pasok yan sa banga eh. Pasok sa BKB yan. So makokontrol pa rin talaga. Oo, oh, wala mami Aki, nahihirapan talaga sila dito kasi sobrang yaman na din ang Spectre eh. And Yowie dito at this point, wala na siya magawa together with the rating. Ito sabihin natin mayaman yung rating dito. Wala eh, walang magawa na yung heroes ng execration. Kinakait na lang din sila. And ito yung sinasabi din natin, di ba, na 4 protect 1 yung sustain onto Natsumi. Set of Rocks makukuha ng anong OB niyo dito. 40 seconds for the Death Prophet, 5 seconds naman para dito sa Earth Spirit. Let's see kung makakapag-defend pa din ba ang execution. Aegis dito, mag-expire na din. Pero nahuli itong si Skem. Uy, napakagandang core stop right there. Pero BDC with the Magnetize, si Skem will still fall. Pero Barrows like dito pumasok. Eto si Yung at damay ata. Okay, BDC, hindi pa tapos. Maghabol pa. Natsumi still have the Aegis of the Immortal. I suppose, wala na pala. Pero naguluhan. Itong si Playheart. This could be the vision. Pero wala na pa ito. Atas kuya mo, BDC, but palos. So, with the stun, connects on Playheart. At least, kahit paano nakabawi yung Neon Esports. Pero may objective ba silang makukuha with the 3 kills? Yan yung tanong dito. Eto na daw ata, comeback na ata. Alam nyo guys, at this point kasi hindi pa din natin masasabi na
kung nakanino yung upper hand dito sa game na to, since Raid King pa rin kasi yan, and kung makikita natin, nakapag-defend naman din ng maayos yung execution kahit nakuhaan sila ng set of rocks dito sa mid lane. Oops. Hello? Ayan. Stop. Okay. Okay na, okay na. Okay na, ano yun, okay Mami Aki? Okay na? Okay na. Naglag. Naglag lang. Ayun nga, I was saying na hindi pa rin natin masasabi na sobrang lamang ng OB niyon dito kasi kayang-kaya pang lumaban at kayang-kaya pang i-def ng execration to kahit na dieback si Yowe, di ba? And the exorcism is available. They're going for the push onto mid lane. Radiant structures are fortified. Mm-hmm. Yep, so tingnan natin na buhay na din naman ulit. So wala nakuha ng objective yung execution doon, no. Mahirap din kasi talagang pilitin eh. Katulad ng kanina, meron silang mga pilit na clashes na dapat parang dapat nag-farm na lang ako kasi good kill na yun sana, and then yung sa rush pit talaga yung mga isa sa malaking mistake yata na nagawa na execution throughout this game na kasi parang ano, dapat tinapos na lang nila yung rush na, no. I do agree. Teka. Pag SS daw ng Warlock, mag-SS center back muna. I think hindi din ganun ka-possible yun eh, na gamitin yung Stampede pang out. Kasi ang daming pang follow-up eh. Kung mabagsakan man sila ng Golem, pwedeng may follow-up na Barrow Strike Epicenter, tas may Overgrowth pa. So ang daming pang control din talaga ng OB niyon dito. Plus yung DPS damage yun eh. Kahit siguro makapag-out sila, pwede pa silang... Pwede silang masaktan. Also, may hunt din na available. So, I don't think na, ano, pwedeng gawin ng execution yun. Tsaka pang ano din nila eh, minsan ginagawa nilang mag-initiate yung Stampede. Yep. Yun siguro yung nagiging reason. Kasi pasugod parate yung execution eh. And that, kapag pasugod kasi sila, parati sila nasa-set up pa ni John. Well, pero hunt, ginamit na yung Pudge. Kung delikado mga kaibigan, makakapag-force up out nga ba eto si yung Pudge. And here you go, the Golem will be committed together with the OG. Controlling three heroes dito ng execration. Center will fall, automatic buyback mga besi. Wow, buhay pa nga yung Sand King. Kaso nga lang, BDC on the other hand, tumulang pero walang katamaan. Epicenter plus the Barrow Strike connects on Palos. Pero here comes RRB, the false promise on Palos. Oh no, BDC pumasok na matay. Yowe as well will fall, pero oh no, we can't see anything mga kaibigan. Pero eto na si RR, pinofocus where na then together with Palos. Okay, Barrow Strike to be that Palos will fall. RR delikado na kapag Ghost Scepter. Meanwhile naman, Nico Atama, the dieback mga besi. And I think this it. So, tignan natin. Na-arrow din kasi si Yowe dun eh, yung Death Prophet. So, talagang di na din siya nakagalaw. Dito naman sa likod, may sariling Juto dito si Japoy. Nakapag-TP out pa si Oracle. Pinansin niya yung Oracle dun sa likod eh. Tsaka double damage yata makukuha ni Natsumi at I think this is it, pansit. Pwede pang kumuha ng another objective dito, yung star ng Neon Esports. Mm-hmm. Yan, Juan. Hindi nila napapatay yung, ano, yung replay, Warlock si Janwell. Naglag kasi guys eh, pero ito yung replay natin. Munting na ma-burst down yung Sun King dito, pero nakapag-force stuff out siya. Ayun, nagtago lang siya dun sa backlines and... na no, nag-buyback din dito si Nico. Ayun, nagkumakasa siya ng epicenter dun sa likod, oh, plus blink in, barrow strike. Saka pumasok ulit si BDC ata. Ayun, no, kahit wala na siyang HP. Gumulong si BDC, wala nang buhay. I think ginawa na din yun para siguro pang stun na lang din, diba? Kahit mamatay ako, basta ma-stun ko to, ba may possibility na naman din na makapag-hit pa si... set of rocks na naman ang nakuha ng OB niyon dun sa engagement na yun din. Mm-mm. And as you can see, pwede pa kumuha ng Roshan yung side ng team OB Neon. At mukhang wala nang pipigil sa kanila as center is still down for count. 10 seconds. So, tingnan natin mga besi. Napakabilis lang at hindi na makakahabol ang execration. Grabe yung DPS nila, oh. Bilis lang? Yaman na din kasi ni Natsumi. As you can see, butterfly already.
Next item would be, ano nga yun? Yung kanyang gustong bilhin? Nullifier. Okay, para okay. Okay. Ang ganda, may shard na din si ano si Johnwell dito, so double refresher ang pwedeng gamitin. Pero Barrow Strike. Naku po. Oh, naku po, palos dito. Nag-Glimmer Cape, pero ito si BDC gumulong. And tingnan natin. Okay. Sino ang kanilang gustong habulan? Si Johnwell dito na nakatakbo, pero eto na naman si Scam, ginulungan ni BDC. BDC dito, palos. Mamamatay siya, BDC, tinamaan ang arrow. Plus, here comes the golem. Dalawang golem, walang tatamaan, but still, there's gonna be the damage. Pero meanwhile naman, makakapag-borrow strike si Yung Punch pa out. Meanwhile naman, palos dito. Being focus fired by Natsumi, pero araw tinamaan pa si RR sa likod, beyond godlike, and GGWP itinawag na ni Palos. He doesn't have the buyback. Yowen naman dito, trying to survive, nakapag-dagger out, but he's trapped inside the cliff. Neon, taking this game one of this best of three series with the dominating play, no? So kahit pa paano naman sumabay naman yung execration dito, it's just that meron silang mga specific mistakes na nagawa, lalo na yung doon sa rush pit, doon nagsimula na mabehind yung execration doon, kasi kung nakuha nila yung Aegis noon, diba, lalamang na sila noon, kaya na nilang lumaban noon. Pero diba, I think for game 2 they have to do better choices, no? And execration, tingnan natin kung babawi nga ba sila for game 2 or close out na ng Neon ang series natin with 2-0. So kami pa rin ni KJ ang inyong makakasama, no? Don't forget to visit pnxbet.com. Ayan, kung gusto nyo pang humabol for game number 2. And once again, this is the DPC Southeast Asia Season 2 Upper Division Neon versus Execration. Kami ay magbabalik after a short break. Mga sir, baka naman, mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99!